Guys, green ang halos lahat ng coins ngayon. Medyo pinagpala tayo kasi meron tayo nitong XSR na to. Pero hindi ko nakita na yung 5,000 ko is nag-times 2 na pala kanina. Nung oras ba to? 11, nanunood yata kami. So, hindi ko nakita. Nag-10,000 na pala siya. So, ngayon, silipin natin magkano na lang. Bumagsak na eh kasi ang dami nang nag-sell. So, ayan, 7,000. Ito, ang puhunan ko dito ay 5,300 ba? O, sabihin na natin yung 5,000. Nag-10,000 na siya kaninang 10:45 p.m. So, dapat nakaabang ka talaga eh. Hindi ko nakita. So, right now, 7,798 na lang siya. Kung bubuksan natin siya, ayan, so medyo tumataas pala ulit. So, this is the graph at 15 minutes interval. Ayan. So, ito is yung mga nagbebenta. Yung green ay yung bumibili. Titingnan naman natin dito. Ito po ay KuCoin. Ito yung nagbabuy. Ito yung gustong mag-sell. So, mas mataas yung gustong mag-sell. Kaya, bumababa yung price, guys. Ganun po ang pagbabasa. And at the same time, ito naman yung mga order. Itong sa baba na to. Ito yung order. Pero ito yung selling price na gusto ng mga nagbebenta. Ito naman yung buying price na gusto ng bumibili. Halimbawa, ngayon, ito yung total XSR. Ito yung XSR. Merong gustong bumili ng dito is 32,402 XSR sa halagang ito, 0.00018. Pero merong gustong mag-sell naman. Ito, ang laki, oh. 2.247 million. Ito yung selling price, 821. Siyempre, diba, kapag tayo gusto natin bumili sa mas mababang halaga. Pag naman tayo ay nagbebenta, gusto natin sa mas mataas na halaga. Kahit sa pagbili natin sa mga tindahan, lagi naman ganun. Pag bumili, bibili, gusto natin maka-discount. Pag naman magbebenta, gusto natin bilang seller, mas mataas na ating mabenta para malaki yung gain. At the same time, mayroon recent trade and then token info. May mga makikita tayo dyan. So, ito yung naganap, guys, na ano, mga transaction. Ito yung mga bumili. Ang daming nakabili sa 0.821. Ayan, gumagalaw siya. Mayroong mga nagbenta. Ayan. So, yan yung mga ano. Tingnan natin kung may malaking. Wala naman. Walang whales dito. And then, token info. Ito siya, guys. Token info, yung tungkol dito sa token na to, sa XSR or Sensor, ito yung market cap niya, 2.2 USD, circulating supply is 4.6 billion, billion pala to. Ang total supply ay 4.8 billion at ang maximum supply ay 5 billion. Ano ba yung Sensor? So, ito siya, a business that previously developed and manufactured. Ano ba to? Hindi ko alam kung IoT ba to or lat sensor hardware tackle the challenge to provide the LoT infrastructure required to construct smart cities. So, kayaan na natin to, guys. Pakita ko lang sa inyo na ganun. So, kung hindi tayo nakaabang, hindi natin makikita, no? Na tumaas na pala. Sayang. So, naghihintay pa rin ako na tumaas siya. Tiningnan ko lang at 5-15 minutes interval kung pataas or pababa. Naku. Ito, 1 minute naman, so makikita natin na yan. So, currently, may gustong bumili, no? Iniisip ko na magbenta na kaya ako dito. Ito kasi yung posibleng, ba't ba ayaw sumulat? Ito yung posibleng, maging mataas na presyo niya na ulit. So, kung titingnan natin, ayan, titingnan natin, ano yung presyo na to? 0.832, ayan. Kung nakikita niyo yung linya na sumulat na to, itong parang gray, ito yung price niya, 0.832 yung posibleng next na pagtaas ng price. Kasi based on historical data lang naman tayo nagbe-base. So currently may mga bumibili, ito yung at 1 minute interval may bumibili at 0.821, guys. So iniisip ko kung tataas pa ba or ibebenta ko na. Ayun, ganyan lang yung pagtingin nitong mga maraming numbers na to na parang pag binuksan natin parang ay nako hindi ko maiintindihan, nakakalito, 'di ba? So ngayon nandito tayo sa trade na tab. Kahit naman anong crypto op yung gamitin natin, halos ganito rin yung itsura, IQ option, Binance,
ano pa ba yung, basta ha, puro, parang mga ganito lang naman yung, ano, itsura ng lahat. So, mayroong buy and sell dito. Gamit natin is USDT. And then, dito naman, ay mayroong pagpipilian, limit market, stop limit mark, stop market. So, limit lang lagi yung lagi nating gamit. Tulad ng sinasabi ko lagi, ito yung price ng gustong bumili at gustong magbenta. Yun yung ilalagay natin dito. And then, so, halimbawa, pag ito yung gusto nating maging, ano, gusto nating mag-sell, no? Dahil ako ay currently meron akong XSR, gusto kong ibenta. So, pinindot ko tong sell. Pinindot ko tong sell, and then nag-sell. Pindutin natin tong, pag pinindot ko tong price na to, chuk! Ayun, di ba? So, napunta siya rito. Ulitin natin. Ito naman, nag 8.23 siya. Pindutin natin si 8.23. Chuk! Ayan. So, pinindot ko to. Kung ano yung pinipindot ko dito. Pero, pwede rin naman, guys, na ikaw yung mag-edit ng price na gusto mo. Halimbawa, gusto mo piso. Pwede naman yan. Ba? Diba? And then, currently, ilang XSR ba yung hawak ko? Hindi ko pala nakikita. Meron choices. Ay, eto pala. Ayan. Yan yung hawak ko. So, kung mabibenta ko yan ng piso, guys, meron na akong 186,000. Pero, sa panahon ngayon, sa oras ngayon, hindi ko pa siya mabibenta ng ganyan dahil makikita naman natin, ito lang ang kanyang price, 4 centavos sa pesos. Pero, sa 186,000 XSR na hawak natin, pwede ko siyang ibenta ng installment. Meron tayong choices na 25%, 50%, 75%, and 100%. Pero, kung ayaw mo naman gamitin yung 25, 50, 75, 100 na yan, pwede ka rin namang maglagay. Halimbawa, ang gusto mo lang ibenta is 100. Pwede rin yan, guys. Diba? So, ayan, makikita naman. Ito pala ay dollar. Dollars pala to. Tama ba? Oo, dollars pala to. Ang value na to, nako-convert lang siya into peso. Kaya lumitaw siya na 5,000. Ayan. So, pero para makatotohanan naman at gusto nating makabenta, pwede nating pindutin na to. Or nasa sa atin, anong price ang gusto nating ilagay dito. Ayan. So, kanina is, gusto ko na sanang mag-sell. Tama ba? Kinancel ko lang. Tingnan natin dito sa history. Ay, vet pala yun. Kinancel ko lang po. Nagbebenta na sana ako ng vet. Pero itong XSR na to, sayang. Hindi ko po nabantayan. Pero mukhang papataas siya, guys, no? Mukhang papataas. Hindi naman kasi ako nag-aral ng technical analysis. Biglang bumagsak. Nakita niyo yun? Biglang nagkapula. Mayroong nagbenta. May nagbenta, guys. Kinagat yung kanyang benta. Iniisip po kung benta ko na rin kaya. Weak hand lang po tayo. Weak hand. Hindi naman. Meron na tayong profit eh. Tulad ng lagi kong sinasabi. Diba? Nasa atin yun kung gusto nating mag-hold or gusto nating mag-take profit. So, ako sa lagay ko ngayon, sabi ko nga sa inyo is 5,300. Halos hindi na gumagalaw, no? So, tingin ko ibebenta ko na lang siya. Benta na lang natin, guys. Makikita naman natin yung pag-angat niya. So, at the moment, 66 or almost 67% yung kanyang itinaas. Pwede na, kaysa sa wala. So, mag-sell na tayo. Anong price ilalagay natin? 8.28. Sa 8.28, ito yung makukuha ko na net. 7836. Mababa lang yung, ano, yung charge niya. Ito lang po yung fee. So, parang 30% of 50 pesos. Baba lang. So, wala pang 20 pesos. Diba? Ito yung kagandahan ng paggamit ng mga crypto exchange. Mababa lang yung fee ng pag-buy and sell, guys. Yun nga lang. Ako kasi is hindi ako gumagamit ng bangko para makuha ko yung pera. Pinapadaan ko lagi siya sa coins.ph. Ayun. Bumababa pa siya. So, hi! Bababa ka na ba? Hindi ka na ba? Angat. Naka 1 minute po kasi tayo. Kung sa 30 minutes naman, ayan. So, parang gusto nang maraming mag-take profit. Tingin ko, napakaswerte ng mga ano, no? Kung dito ka nakabili, ang baba niyan, guys. And then, biglang bumulusok pataas. Diba? Imagine.
So, meron talagang mga ganun. Sa history naman niya, ayan, dati na siyang tumaas and then, ayan, bumaba na bumaba na bumaba. Ito yung pagkakataon para tayo ay makapag-invest. Best time to invest yung mga pagbagsak na to and then maghihintay tayo ng pagtaas. Kaya dapat nakaantabay din dito. Oras din yung kailangan natin, guys. Sa lahat naman ng bagay na ginagawa natin, kailangan natin ng oras. So, ngayon, siguro, mag-take profit na tayo. Sayang din, di ba? Ayan, naku, pababa na ng pababa. Hinayang naman ako. Pero dito tayo. Siguro kakagatin naman tong 8.28. Makakagatin pa naman, hoping. Balik na tayo sa 1 minute. Dami nang nagbebenta. Makakagat pa ba yun? 8.22. 7.8, di ba? 8.23. Kinagat pa pala. Sige, sa 8.23 tayo. Ayan, sa 8, o 8.25, baka naman. Para 7, 8 man lang yung makuha natin. Sell na natin, guys. So, pipindutin na natin tong sell. And then, makikita natin na pupunta siya dito sa open order. Okay? Pagpindot ng sell, ayan, guys. So, tulad ng sinabi ko, is nakarating siya dito sa open orders. Amount, yan yung XSR na meron ako. Ito, yan yung price na inilagay ko. So, hoping nakagatin. And then, lilitaw dito sa field, unti-unti. Halimbawa, mayroong bumili ng, hindi lang naman iisang tao ang bumibili dito. So, tayong mga tao, yung market na tinatawag, ang nagdidikta ng price. So, minsan, mayroong tao na ang gusto lang bilhin is, sabihin natin 100. Mayroong tao na ang gustong bumili ay ilang XSR, 1,000. Yan, guys. So, makikita natin dito sa field na to. Ilang, unti-unti, kung nafe-fill na tong XSR, minsan makikita mo dyan, kunwari is 186K over 186,610. Ayan. Wala namang, pag gusto nating i-cancel, naisipan natin na i-hold na lang, wala naman din kaso, guys, hindi naman, wala namang charge or walang fee. And then, kung pindutin ko yung cancel, okay lang. Halimbawa, hindi mabili. So, mapapansin natin, bumababa yung price, no? Ayan, bumababa pa siya ng bumababa. Kung hindi mabenta, eh, anong gagawin natin? Pero ano ba yung price na nilagay ko? Hoping nakagatin siya. Ang daming nagbebenta. Pero meron ding gustong ano. Umangat-angat din naman tumbay. Merong gustong bumili. So, ang ano lang talaga is wag tayong, ang rule is wag tayong magpapadala sa hype. Kasi, what if makabili tayo dito sa mataas na price, di ba? And then, bigla na naman bumagsak. So, kawawa naman tayo, guys. Medyo natuto na rin ako. Ayoko nang sumabay sa ganyan. And then, lalo na kung kailangan natin ng pera. At meron naman tayong profit na. Take na natin yung profit. Ako, dun sa experience ko or sa kalagayan ko ngayon is nagte-take profit ako. At meron po talagang mga pinagagamitan at pinaglalaanan. Ayun. So, hindi na masama na, ano, di ba? Hindi na masama na mag-take ng profit dahil ang profit ay profit na. Talagang realized profit na. Sabi nga sa accounting term. May mga gusto namang mag-buy pero bumababa ang price, no? At 1 minute interval. Tingnan ko nga. So, siguro tutulugan ko na lang. Umaasa ako nakakagatin. Nakakaasar naman. Pababa ng pababa. Hindi man lang nakagat yung price natin agad-agad. Para nakita nyo sana na ganun yung kalakaran. Ay, magkano na yung price? 7,798 currently. So, pwede pa rin pala, no? 7,798. Ang gusto ko kasi is mabenta ko na 7,8. Ay, ayun! Kinagat! Umangat, guys! Kinagat! Oh! 0.83 pa siya. Magkano ko lang ibinenta? 0.825. Nakita nyo yon? Binenta ko lang siya ng 0.825. Biglang, boom! Hay, tingnan nyo natin. Oh, bumaba ulit. Naging 0.821. Pero merong bumili. So, tingnan natin dito sa history. Pindutin natin to. Ayan. Pindutin natin to. Ayun, nag-up and down siya. Kung napapansin nyo po dito, up and down yung price. Ayan, daming gustong bumili, oh.
Ngayon, higher na yung buy kesa dito sa sell. So, pataas ang price kung maraming gustong bumili. Tama po ba? Law of demand and supply. Ayan, dito sa recent rate, tingnan nga natin. Ayun o. Oh. Yan o. Oh. Samantalang ako, nagbenta lang ako ng 0.82 pa. 825. Nag 0.831 pa siya, kalupo rings. Di swerte, di ba? Swerte na nung nakabili. So, yung pong napagbentahan natin na 7,800 is nakarating na siya sa USDT since ito nga yung gamit ko. XSR/USDT. Ito siya guys. Pindutin natin si assets. Since may laman na yung aking USDT kanina, ayan, na-add na siya, 13,000. Kung titingnan natin kung bakit ako nagka 13,000 peso, 700. So, pinindot ko lang po ito, itong greater than sign. Ayan, pindutin natin. Details. Pindutin natin itong details. Ay, details. Ayan. So, nagbenta ako kanina ng 54 orbs ba yun? Then, itong... Ayan ba to? I mean, oh, tama ba? Orbs yata to. At ito yung XSR. Tingnan nga. Ay, hindi pala makikita. Pero nagbenta ako ng... Nagbenta ako ng dalawang coins. Nasasawa na kasi ako dahil hindi naman siya tumataas. Yung isa, hindi ko na sure kung ano yung aking... hindi ko na malaman ano yung aking kapital. Pero yun nga, para malaman natin ano yung bininta ko, pwede tayong pumindot ng kahit anong coins as long as USDT siya. And then, pindutin lang natin itong parang papel na to. Ayan. So, makakarating po tayo dito sa open orders, stop orders, and order history. Dito tayo sa order history. Since completed na yung transaction, di ba? Order history. Ito po yung mga binenta ko since sell. So, naka-red siya. Orbs nga. Eh! Ah, okay. Completed lang yung orbs. Ayan. Kaya nagka-pera yung ating USDT at yung XSR. Kinancel ko yung VET pala. Pwede naman nating i-filter yan, guys. Merong filter dito. Dito o sa taas, upper right corner. Hi, ano bang nangyayari? Ayan. Ayan. Filter natin, pwede nating ilagay lahat ng ano bang gusto natin. Halimbawa, ay sell lang yung gusto natin. Ano, tapos completed, confirm. Ayan, so hindi na natin makikita yung iba, ba? Diba? Currently, or ngayong gabi po at 11:50 in the evening, ito yung binenta ko yung dalawa na to. So, iniisip ko na i-invest sila sa iba. Pero wag tayong mag-invest ngayon dahil po naka-upward motion lahat ng price. Halos lahat ay pataas ang price ngayon. So, bumili lang tayo pag mababa ang price. Dahil ang golden rule po dito sa cryptocurrency ay, again, buy low, sell high. Yun guys. Wag tayong bibili pag ang price ay going up. Dahil po, pag bumagsak ang price, siguradong lugi na tayo. Pero, hindi naman tayo malulugi hanggat hindi natin binibenta. Sabi nga is paper loss lang siya. Paper loss dahil nandun pa rin naman yung coin. Hanggat hindi natin binibenta, wala namang malulugi. Hintayin lang ulit natin na tumaas yung price. Dahil kung titingnan natin ang history ng kada coins, up and down lang naman po yung price. Dahil nga nasa ating mga investor or nasa ating market ang pagdidictate ng price sa isang coin. So, never po tayo dapat mag-sell kapag tayo ay lugi. I-hold na lang natin guys. Pero nasa atin naman yun kung gusto natin i-hold tulad ko. Minsan hindi na ako makatiis, di ba? Kating-kati na yung kamay mo na ibenta ko na nga lang tapos i-invest ko at paglaruan sa iba, malay mo, mabawi mo agad. Kesa naman yung natutulog, nakihintay tayo na mabawi yung kapital dun sa nalugi at taas ang bagal-bagal niyang umangat. Kasi nga, shitcoin lang naman yung binili natin, di ba? Or meme coin, hindi tayo makapaghintay na tumaas na agad yung price niya. So, pwede naman din yun, ibenta na natin, invest natin sa iba, and then kung pinagpala tayo, tapos nabawi natin yung nalugi natin sa isang coin, edi break even na, and then pwede na ulit tayo magsimula, baka makapag-gain pa ulit tayo. So, napabilis yung ating pagbawi dun sa capital, at napabilis yung kita natin. Ayan lang guys, so, huwag tayong kakabahan sa sobrang maraming mga numbers na to. Ayan.
daming numbers, no? Gumagalaw po siya, gumagalaw siya kasi yan yung gustong magbenta, eh. Atat na atat magbenta at atat na atat bumili. Ayan guys. And then, buy, pindutin lang natin yung buy. Kung gusto natin mag-buy, pindutin natin si sell. Kung gusto natin mag-sell. Dahil currently, nandito sa buy to. So, naka-green yan. Kung pipindutin ko naman si sell, ayan. So, makita natin, nag-sell din siya automatic, diba? Ayun. So, hanggang dito na lang. Huwag tayong matakot sa mga numbers na to. Sana ay mayroon po tayong natutunan. Currently, yan po yung mga hinuhold ko. Ayan. Yan ang aking mga hinuhold. Pinagpala pa rin at meron tayong airdrop na natanggap. Ito is walang value pero ano lang din po ito. Bonus lang dito kay KuCoin. Ayan. So, yun lang guys. Ang haba na ng aking video. Bye-bye!